Sa nangyaring laban nga ngayon ng Los Angeles Lakers at pati na rin itong Oklahoma City Thunder, wala nga si Anthony Davis para sa Los Angeles Lakers at wala rin si Alex Caruso. So wala sila sa dalawa sa kanilang rotational players. Kaya nga sa first quarter pa nga lang nag-i-struggle na nga ang Los Angeles Lakers pagdating sa kanilang pagdidepensa dito sa Oklahoma City Thunder. Dahil maganda nga ang nilalaro ng Thunder, dahil bukas na bukas nga ang paint dahil wala si Anthony Davis na kanilang rim protector. Kaya nga itong Oklahoma City Thunder ay hindi na nga nagpahuli at talagang inatake at inatake nila ang paint at nakiscore nga sila ng madami. Pero nga ang Lakers ay hindi rin umaalis sa kanilang tabi dahil sila rin may score din naman sila. Nakascore nga sila ng mga 3 pointers sa first quarter. Aso nga lang pagdating na sa second quarter, nanlamig na nga ang Los Angeles Lakers sa kanilang 3 point shot. Pero itong Oklahoma City Thunder, sila pa rin talagang nagko-control ng game sa buong first half. Ang Los Angeles Lakers nga lang ang umahabol sa kanila, hindi nga nakalamang ang Lakers. At pagtapos nga ng first half, ang Oklahoma City Thunder ay may 4 point lead against dito sa world champs na Lakers. At pagpasok nga sa third quarter, ang Los Angeles Lakers ay mukhang nakapag-adjust na nga nang wala si Anthony Davis at si Alex Caruso. Lumamang nga sila against dito sa OKC na team na ito, nakalamang sila. Kaso nga lang, ang Thunder ay hindi naman nagpahuli. Matapos ng itong Los Angeles Lakers ay gumawa nga ng kanilang run, sila naman ang sumunod at nakuha nga nila ang lead. At umabot pa nga ito ng halos 10 point lead ata or 11 points ang pinakamalaking lamang nila. Hanggang nga sa matapos ng third quarter, ang Thunder pa rin ang may hawak ng kalamangan. Pagdating sa fourth quarter, aakalain mo ang Lakers ay gagalingan na nga. Pero hindi nga nila nagawa ang kanilang gusto dahil itong Thunder ay patuloy pa rin sa kanilang magandang paglalaro. Patuloy sila sa pag-atake sa paint at nakakakuha nga sila ng mga easy shots at nasushoot din nila ang kanilang mga 3-pointer. Kaso nga lang itong si Montrezl Harrell ng Los Angeles Lakers ay hindi inayaan ng Lakers na matambakan ng Oklahoma City Thunder dahil siya gumawa nga siya ng maraming puntos ngayong game na ito. Meron nga siyang 21 points. Parang siya nga ang nagpuno sa rule ni Anthony Davis na wala ngayon. Meron nga siyang 21 points, 8 rebounds at pati na rin 2 assists. So hindi nga nakalayo ang Oklahoma City Thunder. At tumulong nga din dyan si Dennis Schroeder. Para nga hindi hayaan na ang Thunder ay makalayo habang nakaupo si LeBron James sa bench at nagpapahinga. At pagpasok nga nito ni LeBron James sa 4th quarter with under 3 minutes left, etong si LeBron ay umiscore nga ng 7 straight sa sarili niya. At nahanap niya rin etong si Wesley Matthews para sa isang 3-pointer. So halos 10 points para lang kay LeBron down the stretch. So matapos na tumulong ni Schroeder at ni Harrell sa early part ng 4th quarter, si LeBron na ang nag-take over sa late sa 4th quarter. Kaso nga lang, hindi sila pinalad at namintes ni LeBron ang possible 3 na game winner sana. At pumasok nga sila sa overtime, ang Los Angeles Lakers, matapos na hindi maganda ang paglalaro nila sa 1st to 4th quarter. Sa overtime naman, parabang nag-switch on na nga ang kanilang championship Lakers team. At yun na, tinalo na nga nila at in-outplayed na nila ang Oklahoma City Thunder. Nag-improve ang kanilang ball movement, nag-improve ang kanilang depensa, nag-improve ang kanilang shooting at ano na nga, natalo na nga nila ang Oklahoma City Thunder 119-112. So ito nga si LeBron James ay nagtala ng monster triple-double. Hindi yung katulad ng nakaraang triple-double niya na 10 assists and 10 rebounds lamang. Meron nga siyang 28 points ngayon, meron siyang 14 rebounds at meron siyang 12 assists na nakatulong para sa Lakers na kunin ang laban against Oklahoma City Thunder. Ito rin si LeBron ay naglaro nga ng 43 minutes. Si Dennis Schroeder naman ay may 19 points, 7 rebounds at 5 assists. At para naman sa superstar ng Oklahoma City Thunder, meron niyang 29 points si Shai Gilgeous-Alexander, 10 assists at 7 rebounds. So yun nga nangyari sa laban ng Oklahoma City Thunder at ng Los Angeles Lakers. So yun lamang para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video, and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!